Magandang araw! Nasa ika-anim na linggo na tayo ngayon ng unang markahan sa Filipino 4, ang module 6. Ika-anim na aralin, wastong pagbasa ng tula. Pagbasa ng maikling tula gamit ang bilis, diin, ekspresyon at intonasyon. Inaasahan natin na makababasa ng maikling tula ng may tamang bilis, diin, ekspresyon at intonasyon at nakakasagot ng may pangunawa sa mga katanungan tungkol sa nabasang tula. Unang pagsubok, panuto. Alamin ang kahulugan ng mga salitang nasa loob ng maliit na kahon. Ihanin ito sa tamang pangkat ng mga salita na nasa ibaba. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Ang pagpipilian, tono, diin, hinto, ekspresyon at pantig. Una, tigil, antala. Ikaliwa, bigkas, baybay. Ikatlo, naiisip, nadarama. Ikaapat, bigat, gaan. Ikalima, tunog, intonasyon. Sige mga bata, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Pakicheck ang inyong mga kwaderno. Ang tamang sagot sa unang bilang, hinto. Sa ikadalawa, pantig. Ikatlo, ekspresyon. Ikaapat, diin. At ikalima, tono. Ipagpatuloy na natin ang ating aralin. Ang tono, diin, hinto o antala at ekspresyon. Unahin natin ang tono o kaya intonasyon. Ito ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng kilig sa pagbigkas ng pantig sa isang salita, parirala o kaya ay pangungusap. Halimbawa, talaga bang nanalo tayo sa paligsahan? Ang kahulugan nito, may pag-aalinlangan o kaya mababa. Ito pa, talagang nanalo tayo. Ayan, may pagpapatibay o kaya mataas. Pag-aralan naman natin ang diin. Ito ay ang bigat ng pagbigkas sa pantig na maaaring makapag-iba sa kahulugan ng mga salita maging ang mga ito man ay magkapareho ng baybay. Halimbawa, hapon. Malumanay ang bigkas. Ang kahulugan nito sa English, afternoon. Hapon, mabilis ang bigkas. Sa English naman, ang ibig sabihin nito, Japanese. Hinto naman at antala. Ito ay tumutukoy sa saglit na pagtigil ng pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ipinapahayag. Maaring gumamit ng simbolo ng kuwit o kaya ng gitling. Halimbawa, Ma'am, Maria Julia Rose po ang pangalan ko. Ang ibig sabihin, ipinapahayag na Maria Julia Rose ang kanyang pangalan. Ito naman, Ma'am Maria Julia Rose po ang pangalan ko. Ipinapahayag niya na Julia Rose ang kanyang pangalan. Ma'am Maria Julia Rose po ang pangalan ko. Ipinapahayag na Rose ang kanyang pangalan. Malinaw na po, di ba? Ekspresyon. Ito naman ang nagsasabi kung ano ang naiisip o nadarama ng isang tao dahil nakikita ito sa mukha. Ang iba't ibang ekspresyon ay ang masaya, malungkot, gulat, inis, at iba pa. Tingnan natin itong tulang aking babasahin, sabayan niyo ako magbasa. Halaga ng pamilya. Ito ay sinulat ni Arjon Jaime. Pamilya'y dapat alagaan. Sila'y ating sandigan. Sa hirap at kalungkutan, bawat kasapi ay maaasahan. Mula pagkabata hanggang pagtanda, di nagsawa sa pagkalinga, ipinunla pag-aaruga, aning binhi ng pamilya'y masagana. Pamilyang pinagmulan ay ating buhay, ama, ina, anak, laging magkaagapay. Ugnayang matatag na walang kapantay, sama-sama sa pag-abot ng hangad na tagumpay.
Ang ganda ng tula, bagay na bagay sa ating pamilya. Tandaan lamang na sa pagbabasa ng mga akda tulad ng tula, kinakailangan ang tamang paggamit ng tono, ng diin, hintuman o antala at ekspresyon upang maipalabas ng malinaw ang mensahe ng isang babasahin o kaya ng nakasulat na impormasyon. Subukin natin kung talagang naintindihan ninyo. Panuto. Ang mga sumusunod na pangungusap ay ginagamitan ng hinto or antala. Piliin ang letra ng angkop na paliwanag sa mensahe na nais ipahayag ng bawat pangungusap. Isulat ito sa inyong kwaderno. Basahin ko ha. Sigurado ako makakakuha kayo ng tamang sagot kung kanina ay nakinig kayong mabuti o nanood mabuti at isinapuso ito. Una, hindi ako si Jomari. Anong tamang sagot dito, titik ha? Ang nagsasalita ay ayaw kay Jomari. Ba? Ang nagsasalita ay nagsasabing ang pangalan niya ay Jomari. Si, ang nagsasalita ay nagsasabing hindi siya ang may pangalan na Jomari. Da, ang nagsasalita ay nagpapaliwanag na hindi siya ang gumawa kundi si Jomari. Ikadalawa, hindi ako si Jomari. A, ang nagsasalita ay ayaw kay Jomari. B, ang nagsasalita ay nagsasabing ang pangalan niya ay Jomari. C, ang nagsasalita ay nagsasabing hindi siya ang may pangalan na Jomari. Da, ang nagsasalita ay nagpapaliwanag na hindi siya ang gumawa kundi si Jomari. Hindi ako si Jomari. Yan ang ikatlo. A, ang nagsasalita ay ayaw kay Jomari. B, ang nagsasalita ay nagsasabi ng pangalan niya ay Jomari. C, ang nagsasalita ay nagsasabing hindi siya ang may pangalan na Jomari. At titik. Da, ang nagsasalita ay nagpapaliwanag na hindi siya ang gumawa kundi si Jomari. Ika-apat. Si Irene Jose, tawagin mo na. Titik A, ipinapatawag si Jose Ireño. Titik B, ipinapatawag ang nagsasalita ng nagsasalita si Ireño Jose. Titik C, ipinatatawag ng nagsasalita kay Ireño si Jose. Titik D, ipinapatawag ng nagsasalita kay Jose si Ireño. At ang huling bilang, si Ireño. Jose, tawagin mo na. Titik A, ipinapatawag si Jose Ireño. Titik B, ipinapatawag ang nagsasalita ng nagsasalita si Ireño Jose. C, ipinapatawag ng nagsasalita kay Ireño si Jose. At titik D, ipinapatawag ng nagsasalita kay Jose si Ireño. Nako, parang yung iba medyo naguluhan. Si teacher nga nabulul-bulul. Sige, tingnan natin ang inyong mga sagot. Yan po ang taming sagot. Number 1, titik B, titik D, titik C, titik B, at titik D. Malamang karamihan sa inyo nakakuha ng mataas na marka. Ipagpatuloy na natin. Tapos na pala ang ating aralin ngayong araw. Hindi napansin ni teacher. Paalam na mga bata!